Nanguha nga po pala ako ng ano, bayabat. Nangahulog. Ayan, oh. Sayang. Tapos, ang lahok ng aking sinigang sa bayabas, mangunguha ako ng ano, talbos ng kamote. Eto. Ayan. Kasi, ito masarap na lahok sa sinigang sa bayabas. Ganda. Yung iba, hinahalo nito sa kalamansi. Pero ako sa bayabas. Kasi maraming bunga yung bayabas ko. Kinakain lang ng ibon. Medyo nakaabot ako ng pangunguhan ng bayabas. Ito nga, hindi ko na naipakita sa inyo. Ayan pa yung tangkay. Yan, dyan ko isisigang yung aking bangus. So ngayon, mangunguha muna ako ng talbos ng kamote. Hindi ko napapakita sa inyo, pero dito meron pong ano. Ayan, tabi-tabi lang yan. Ito naman yung kalamansiang ko. Ito, makakapitas pa ako ng ano, ng hinog na bayabas, oh. Ayan, hinog. Diba, fresh na fresh. Ang mahal ngayon kasi ng ano, bayabas. So, nagtanim din ako ng ano, luyan dilaw. Magandang tsaa to. Yan. O, nakita nyo, meron din ano. Merong dahon. Ay, ano ba yung bulaklak? Ang ganda ng bulaklak ng luyan dilaw pala, no? O, dyan lang ako nangunguha pansya namin. Pinainom ko sa asawa ko. With halong ano, ginger. Ito, puno ito ng chesa. Ito. Paprasi lang kasi yung lupa namin, ano, yung hindi semento. Kaya, dyan lang kasya. Pinagkasya. Meron ng mga bunga, oh, ang liliit. Kita nyo. Marami na siyang bunga. Kaya lang kinakain ng langgam. Tsaka sobrang baba ang bunga nila. Eto pa, oh. Natutuwa lang ako ipakita sa inyo. Tapos eto pa. May bunga. Eto, hinug na. Kuhanin na natin. Diba nakakatuwa? Ito, wag na to. Laruan to ng aking aso. So, ito yung aking bantay. Si ano? Si Puy Puy. Puy. Yan, dalhin natin muna dito. O, anong gusto mo, Puy? Sinamahan muna naman si Mami. Nyaw? Ano yun? Ano gusto mo? Sarap ulam natin ngayon. Isda. Baka merong ano dyan, ha? Makagat ka. Meron kasi ditong ahas na maliit. So, hindi ko napapakita pangunguha ko. So, guys, ngayon, magsisimula na po akong magluto at inihanda ko na po yung mga lulutuin ko para sa sinigang sa bayabas na bangus. So, ang mga lahok po niya ay itong MilkFish, onion, siling haba, tomato, sugar, soy, patis, onion leeks, itong guava, tsaka itong talbos ng kamote. So, itong susunod kong step ay, itong guava, ilalagay ko po dito sa hugas-bigas.
Dahil ako nagluluto, ako din ang camera girl. Yan. Hugas-bigas po yan sa pangalawang hugas ng bigas. Kasi ganyan ang ginagawa ng nanay ko nung araw. Yan. So, itong guwabo po ay ihuhulog ko na dito sa hugas ng bigas. Dito ko po siya pakukuluan at lalamasin. Yan. Madali lang po yan. Medyo sinyortat ko na lang para hindi kayo mahirapan. Pakukulaan natin yan dyan. So, yan. Takpan na po natin yan. Guys, kumukulo na siya, tsaka malambot na yung bayabas ko. So, ahunin po natin. Halin natin dito. Ayan po natin dito. Para maglasa. So, nailagay ko na dito yung pinaglagaan ng bayabas. So, ilagay na po natin itong tomato. Oops. Itong onion, tsaka itong sili. Sabay-sabay na po yan. Tapos, lagyan na po natin ng patis. Patis. Itong onion leaves. Tsaka ilagay na po natin itong isda. Itong milkfish, nag-fried na po ako kanina. Hindi ko na po pinakita sa inyo. Yan. At tsaka po itong sugar, konti lang. So, pakuluan po natin mabuti. Pakuluan na po natin. Umawas kanina kaya nag... So, guys, chicken na natin. Ayan, kumukulo na po siya, tsaka malambot na. Tikman na po natin. Mmm. Masarap ang aking sinigang sa bayabas. So, next nating lalagay ay itong talbos ng kamote. Mahilig kasi sa gulay itong aking mag-aamay. Mahirap yung ako camera girl, ako pa nagluluto. Teka lang po. So, yan. Okay na po yan, duto na po yan. So kami ay kakain na.